Hindi agad maniniwala. Pero ang dami niyang hiwagang ipinakita sa akin, pinaramdam sa akin. Ang banal na espiritu ay kumilo sa buhay ko para kilalanin ko siya, para hindi na ako tumalikod sa kanya. Ang dami niyang ginawa sa buhay ko. Ginawang kaparaanan yung apo ko na may sakit sa balat, na isang Taiwanese. Ang dami ng doktor sa Taiwan, pinagpagamutan. Sabi nga ng anak kong panganay, ayaw lang magtapat sa akin sa problema niya, ayaw niyang mag-alala ako. Nakakalabinliman doktor na daw sila sa Taiwan para do sa kagalingan sa sakit sa balat ng apo ko na noon ay 4 years old pa lang. Ngayon po ay 14 years old na siya. Dalaga na siya, makinis na ang balat at wala na pong trace nung karamdamang pinagdaanan niya nung siya ay bata pa. Nakarating po siya dito dahil ang kanyang buong katawan ay balot ng sugat. Walang pagitan, nakakaawa yung bata, ayaw lumabas ng bahay, laging nagtatago, laging nakahalukip-kip sapagkat ang katawan niya ay balot ng sugat. Sino nga bang ina ang hindi mag-aalala? Sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, pauwiin mo siya rito. Sa loob ng 9 na araw, pagagalingin ko siya. Hindi bilang Apo Kunching, bilang pagkatao ang nangungusap sa akin, kundi ang banal na espiritu ang nangungusap sa kanyang katauhan na nagturo na pauwiin ko yung bata mula Taiwan at sa loob ng 9 na araw, pagagalingin siya. Buhay ang Diyos! Ang salita niya ay walang pagkabula bilang banal na espiritu. Pangatlong araw pa lang sa paliligo, doon sa banyusan na mga pinakulong iba't ibang dahon ng halaman, nakita ko po kung papaano unti-unting natuyo yung sugat ng apo ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po nung anak ko, nung makarating siya dito, sabi niya, Mami, buhay talaga ang Diyos. Talagang ang espiritong banal ay banal. Sabi niyang ganun, alam mo Mami, kung inipon ko yung mga gamot nung anak ko, siguro kalahating maleta na. Pinapahiran ng gamot, may steroid. Delikado po yung may steroid. Pinapahiran ng cream. Sa unang pahid, matutuyo. Kinabukasan, muli na namang lilitaw yung mga sugat. Mas marami pa. Subalit dito, katas lamang na mga dahon-dahon, pinagaling ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Bakit hindi po ako maniniwala? Kitang-kita ko na po. Bilib na po ako dahil kitang-kita ko na ang ginawang hiwaga ng Panginoon. Pangalawa, Tita Josie, medyo mahaba lang. Gusto ko lang kasing ipakilala sa kanila ang banal na espiritu na nangungusap sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang kabiyak ng puso ko, nagbakasyon ako sa Taiwan, tumawag sa akin, hindi daw maihi. Hirap na hirap daw umihi. Nakatalong ko lang daw, hawak ang mga tuhod, kumikinig ang buong katawan, hindi maihi. Sabi ko po sa kanya, through phone, sabi ko, magpa-check up ka, baka namamaga ang prostate mo. Yung po'y binahagi sa akin ng banal na espiritu na kailangang ipa-check up para malaman kung ano ang pinagmumula ng hindi niya pag-ihi. Alam niyo po, nagpatingin, nagpa-laboratory. Wala pong pagkabula ang ibinahagi sa akin ng banal na espiritu. Ang normal site ng prostate ninyo ay 4. Ang sa kabiyak ng puso ko, inabot ng 8.07. Ibig sabihin, na doble yung size ng prostate niya. Kaya wala nang puwang para dumaan yung ihi doon sa dapat labasan. Tumawag po ako agad sa Apo Kunching. Nasa Taiwan po ako noon. Sinabi ko po sa Apo ang problema ng kabiyak ng puso ko. Sumagot ang Apo Kunching sa akin through text. Meron sa akin pinahanap na 9 na klase ng dahon. Sabi niya sa akin, painumin mo siya sa loob ng 3 buwan. Subalit sa unang buwan pa lamang, after 1 month, ipa-check up mo. At makikita mo kung ano ang hiwagang gagawin sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, salita ng banal na espiritu, walang pagkabula. Magtiwala lamang kayo. Ang kinininyo, pag sinabi sa inyo, huwag kayong mag-alinlangan. Pagtiwalaan ninyo, after 1 month, nagpa-check up sa St. Luke's. Alam niyo po ba kung ano naging size ng prostate niya? From 8.07, naging 2.04. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kumilos ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya po ako, mga kapatid, gano'n na lang po ang pagtitiwala ko sa banal na espiritong nangungusap
sa ating mahal na Apo Kunching. At sa atin din po'y nangungusap din siya. Basta mabuti tanggapin nyo, banal po ang espiritong nangungusap sa inyo. Ang kininin nyo, pag lumapit kayo sa mahal na Apo Kunching at kayo'y binendisyonan at may sinabi sa inyo, huwag kayong mag-alinlangan. Huwag niyong bawasan ang inyong pagtitiwala. Ayaw ni God ng 99.9% na pagtitiwala. Ibigay niyo ang pagtitiwala sa kanya ng 100%. Walang hindi siya gagawin para sa inyo. Ito po yung bilas ko. With your permission, sinama ko po siya. 1 week before menstruation, para siyang asong nauulol sa tindi ng sakit ng kanyang tiyan bago dumating yung kanyang buwa ng dalaw. Ang tagal niyang nagtiis, nang hindi na niya matiis, sinabi niya sa akin, sabi ko, sama ka sa akin, punta tayo kay Apo, patingnan natin kung ano yung sumasakit na yan. Pero prior to that, dahil sa sobrang sakit, nagpa-laboratory siya, tatlong bukol yung nakita sa kanya. Nagpunta siya rito ng day one, noon lang niya na-meet ang Apo Kunching. Sinabi sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Purihin ang ama, mga kapatid. Ayan po, buhay siya. Day 3, may bumagsak sa kanyang dugo. Bumagsak sa inidoro. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya kung ano yung bumagsak na yon. Sa curiosity niya, para patunayan lamang na yun nga yung bukol sa loob ng tiyan niya, abay, kinuha pa yung dugo at in-examine niya kung yun nga yung talagang dugo na nasa loob ng katawan niya. Alam nyo, from that time on, lagi ko siyang minomonitor. Kasi after that, na may lumabas sa kanyang dugo, hindi na po sumakit yung tiyan niya pag magme-mensya. Sabi ko sa kanya, kailan yung next menstruation mo? Ito daw month ng July, mga 18, 19, 20. Kaya nung 20, tinanong ko siya, o Jenny, ano, nag-mens ka na? Sabi niya, oo, may naramdaman ka pa. Ang tanga-tanga ko, ano, wala akong tiwala. Sa Diyos, ba't dapat ko itanong kung may naramdaman pa siya? Tanda nang walang pagtitiwala. Sabi ko sa kanya, o ano, kumusta? Ati Beth, wala na akong nararamdaman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, ika-fourth day, bumagsak. Ika-third day, papauwi na kami, nakasakay kami sa sasakyan, sabi niya. Ati Beth, parang may lumabas na naman. Sabi niyang ganun sa akin. Sabi, Eka, ng mahal na Apo, may lalabas pa. At after the anniversary, October 27, magpa-check up ako. That will be the third month. Magpa-check up ako after the anniversary. Magaling na ako. Wala na yung mga bukol na nakita nang ako ay ultrasound. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Buhay ang Diyos na tinatawagan natin. Diyos na sinusundan natin. Walang imposible sa Kanya. Sino ba ang dakilang manggagamot? Siya. Ang mga doktor, instrumento. Pero siya ang nagpapagaling. Sabi ko nga po sa inyo, kahit isang barko ang pera ninyo, kung hindi kayo pagagalingin ng Diyos, magpunta man kayo sa Amerika, sa Germany, sa Japan, humanap kayo ng mga dalubhasa. Kung hindi kayo pagagalingin ng Diyos, hindi kayo gagaling. Kaya ang una nating gawin, mga kapatid, pagtiwalaan natin ang banal na Espiritu. Amen? Walang ibang makapagpapagaling sa atin kundi siya, sapagkat siya ang pinakadakilang manggagamot. Ano lamang ang kailangan? Ibigay natin ang ating ganap na pagtitiwala at paniniwala na walang hindi magagawa ang Diyos sa mga anak niya na kumikilala at nagtitiwala sa Kanya. May karamdaman ba kayo? Tinataglay sa oras na to? May mga problema ba kayo? Mga kapatid, habang nakaupo kayo at nakikinig sa mga nagbabahagi, magpapos lamang kayo, kayong kamalayan, may ginagawa na ang Diyos sa buhay ninyo. Magandang umaga po at marami. Maraming salamat po, Tita Beth. At yun po, ang sa kanyang pagbabahagi ay ang kailangan lang po natin ay hingiin natin sa banal na Espiritu yung tinatawag na gift of discernment. Upang malaman po natin kung ano ang pumapasok sa ating mga kaisipan,
kung ito ay mabuti o hindi. Kaya para ma-acquire po natin lahat ang ating mga minimithi sa kalooban ng ating Ama. So ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Amy. Ang magandang umaga po sa tanghaling ito. Magpapasalamat lang po ako ngayon sapagkat ngayon po ay ka 48 years ko po ngayong araw na ito. Magpapasalamat po ako sa Ama sa panibagong taon na kanyang ipinagkaloob sa aking muli. Unang-una po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagbibigay niya po sa akin ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. At ang isa ko pa pong pinagpapasalamat, isa po siya sana bilang na isang alaga dito, si Berhel nga po. Salamat po sa Ama, sapagkat isa pong kagalakan bilang isang ina na mapabilang po ang aking anak dito sa dambaanang ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama, sapagkat isa po siya sa inakay ng ating Panginoon dito po sa dambanang ito. At nagpapasalamat din po ako sa pagmamahal na ipinagkakalob niya sa amin. Lalo na po sa mga alagad na nagmamahal, patuloy na nagmamahal sa aking anak na si Berhel. Hindi ko man po banggitin ang kanilang mga pangalan, subalit batid po ng Ama kung sino po sila. Salamat po sa kanila sapagkat ayaw po nilang magpabanggit. Ngayon po, hinihingi ko po ang pagkakataon na ito. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa ibinibigay po nilang pagmamahal sa aking anak, sa pagsuporta po sa kanya, sa mga bagay po na kalooban ng Ama. Sabi nga po nila, yun daw po ay kalooban ng Ama, hindi sa ganang kalooban po nila. Sapagkat yun daw po ay marapat na bigay po nila sa kanya. At salamat din po sa ating minamahal na Apo Kunching sa pagmamahal at sa mga mensaheng binibigay niya po sa akin sa bawat araw at sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Siya po ang gumagabay at pumapatnubay sa akin. Ang sabi nga po niya sa akin, hindi ang pinakamahalaga po sa buhay ng tao, yung pong magkaisa at magbigkis-bigkis po ang pamilya. Yun po ang aking pinanghahawakan sa buhay. Kaya't hindi man po, ano man po ang dumating na pagsubok o pagdalisay sa amin, yun po ay malugod ko pong tinatanggap yun sapagkat nariyan po ang ating Ama na hindi po nagpapabaya sa amin. Salamat po sa, ang hinihiling ko lang po ngayon sa kaarawan ko na ito, nawa po patuloy pa po kaming maakay, saka ang hinihiling ko po na sana po hindi na po kami maiwalay sa Panginoon. Yun po ang aking wish po sa birthday ko na ito at nawa po patuloy po niyang gamitin ang aking anak sa kalooban po niya. Yun po at yun lang po at marami pong salamat. Maraming salamat po kapatid at maraming salamat po sa ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng Banal na Espiritu upang bigyan niya sa atin ang mga mensahe ng Ama at ang Anak at ang Espiritu sa katauhan niya. Doon natin nakikilala ng lubusan sa pamamagitan ng mga mensahe niya. Ayun po ba yun? At maraming salamat din po kay Tita Beth na nagbahagi tungkol sa akin. At nandiyan na po ba si Apo? Wala na po ba? Magsitayo po tayo at maghawak-hawak kayo ng ating kamay